Tuwing Mayo, ipinagdiriwang sa Quezon Province ang Pahiyas Festival. Kada Disyembre naman, meron silang Payas Festival kung saan ang mga bahay pabonggahan naman sa Christmas decors. Nariyang may mga kiping na itsurang parol, meron din silang Parade of Lights. Pero mula nung nagka-pandemya, ang Payas Festival natigil. Lumamlam ang kanilang Pasko. Pero ngayong Disyembre, ang ilang kabahayan nagsisimula muling magliwanag. 3, 2, 1! Dayo po tayo sa Lukban sa probinsya ng Quezon, kung saan ang ilang mga bahay hindi lang basta pinailawan, tinadtad ng sangkatutak na Christmas decors. Haliho kayo, pasukin natin ang kanilang Christmas houses. Ang nagpapaliwanag sa bahay ng Pamilya Esperanza, umabot lang naman ng 10,000 Christmas lights. Kaya ang kanilang bahay, tinawag na House of Lights. At dahil pangarap ng kanilang pamilya na makapunta ng Paris para makita ang Eiffel Tower, mukhang ang Eiffel Tower na ang nag-adjust. Ito ang lumapit sa kanila. Pag-akyat ng kanilang rooftop, nandoon ang 20 feet na replica ng Eiffel Tower. Kamusta naman kaya ang bill nila sa kuryente? Ang tinaas po ng amin pong electric bill nasa 4,000 pesos po. Meron po kaming apat na circuit breaker. Meron pong naka-assign na linya ng kuryente sa bawat circuit breaker po na ito. Ang mga magulang ni JM, nagtitinda lang daw noon ng mga damit at gulay sa palengke. Dati po kasi talaga tuwing nagse-celebrate po kami ng Christmas ay sapat na po ang isang Christmas tree na 4 feet. Hanggang lumago ang kanilang negosyo. Spirit of giving. At ito nga pong sa pagde-decorate po namin, nakakapagbigay po kami ng sayap sa mga tao pong nakakita. Maganda po, nagiging tourist spot. Tuwing nakakita po ako ng nagagandahan po no, or nagpapapicture po sa aming bahay, gumagaan po talagang kalooban po namin. Sa umaga, parang normal na bahay lang ito sa Lukban, Quezon. Pero pagkagat ng dilim, ang buong bahay nagniningning! Meron itong maliliit na Capiz lanterns na hugis bahay at mga bituing kumukuti-kutitap. Mahigit 12 tao raw ang nagtulong-tulong para lang mabuo ito. Sobrang nakaka-amaze kasi ang layo pa, ang nakaka-catch na yung attention ng tao. Akala namin restaurant, bahay pala siya. Nung nagkaisip kami lahat, talaga natatandaan ko, very fond memories. Ang Pasko, masaya kami, puro decorations. Pagpasok naman sa loob ng bahay. So maligayang pagdating po sa aming dining room at living room. May mataas na Christmas tree, soldiers sa sala, at nakaabang naman sa hagdan ang kanilang Christmas elves, mga alalay ni Santa Claus. Layunin po namin is makapagpasaya po ng tao sa paligid po namin. Sulit po ang pagod at ang gastos po. Kilala ang pamilya ni Namigi dahil sa restaurant nilang Tataklukban. Ang main theme is yung Pahiyas Festival. Dala-dala namin ang Pahiyas Festival, hindi lang dito sa Quezon. Sa garaheng ito naman ni Percy, ang nakaparada, Christmas soldiers din, si Santa Claus at Belen. Nakakataba ng puso, yung bang nakikita mo yung mga nagpapapictures. Ay, ang ganda, nakakaiyak nga kasi nga galing tayo sa pandemic. Yung sa decor man lang ito, makapagpasaya kami. Picture ko kayo, family ko, para kumpleto. 1, 2. Talagang yung spirit ng Christmas ay damang-dama natin. Pero ang talagang hugot ni Percy sa paglalagay ng belen. Meron ako kasing isang anak na nagkasakit. Sabi ko, Lord, buhayin mo lang ang lahat. Gagawin ko ang lahat na magagawa ko para sa ibang tao. Ibinigay niya yung sa akin, sa aming pamilya. Kaya bilang pasasalamat. Itong belen, ito yung spirit ng Christmas talaga eh. Sabi ko nga, bumalik uli kayo pag malapit na ang Pasko.
You may come to Lukban dahil you are assured na magiging safe kayo dito. Kasi ay regular na minomonitor po ng LGU para sa kaligtasan ng mga turista at syempre sa host community na rin namin. Ilang tumbling na lang o kembot pa, Pasko na! Mas masaya syempre kapag kasama ang mga mahal sa buhay. Pero kung hindi kaya, Christmas is in the heart. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.